Ibinabago sa ating kultura ang pagpepenitensya tuwing mahal na araw. At kilala dyan si Mang Ruben na nagpapapako sa krus sa putod sa Pampanga taon-taon. Ano nga ba ang nagtutula kay Mang Ruben para magpakasakit sa loob ng 35 taon? At ngayong handa na siyang ipamana sa iba ang kanyang panata. Ano ang susunod na kabanata sa Huling Pako kay Mang Ruben? Marami ang namamangha sa kaugalian na tradisyon ng mga taga-barangay San Pedro Utod sa San Fernando, Pampanga. Kung saan taon-taon may mga kalalakihan nagpapapako sa krus. Dito kasi nag-umpisa yung pagpapako sa krus 1955. Yung mga ninuno namin, mga lolo, mga lola, ginagawa lang ano po ito, mga traditions, kumbaga iniimbitan sila sa iba't ibang lugar para magtanghal ng sarsuela. Naging panata na tsaka yung mga nagpe-penitensya talaga. Dumami na talaga. Isa si Mang Ruben sa mga gumaganap na Kristo Jesus tuwing mahal na araw. Mula noong siya'y 25 anyos, naging panata na niya ang pagpapapako sa krus. Pangako raw niya sa Panginoong Diyos ang 9 na taong panata nang mahulog siya mula sa mataas na gusali at himalang nabuhay pa rin. Nalingat ako ng konti, nasa lupa na ako. Hindi ako makatayo dahil pinakikiramdaman ko muna yung sarili ko. Ito ang unang milagro para kay Mang Ruben. Ang siya'y nakaligtas sa tiyak na kamatayan sa pagkakahulog niyang yun. Diyos ko! Sa pagkakabagsak niya, hindi man lang nabagok ang kanyang ulo. Wala man lang galos ang kanyang katawan. Yung pagkabagsak yun, mga ilang minuto, may pumasok sa isip ko na magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Wala raw siyang naramdamang sakit habang lumalagos ang pako sa kanyang paa at kamay nung una niya itong sinubukan. Pero nang mga sumunod na mga taon, naramdaman na niya ang matinding sakit ng bawat pagbaon ng pako sa kanyang katawan. Lalo na nung 9 na taon na akong nagpapapako, ayun, umpisa na yung sakit talaga. Ay, kailangan isigaw mo na yung buong lakas ng boses mo. Pero hindi siya umatras sa kanyang penitensya. Talagang pinangatawanan na niya ang pagiging Kristo sa sinakulo tuwing mahal na araw. Nagpapasan na rin ng krus si Mang Ruben. Nung ako na pong gumanap ng Kristo, sabi nung pinaka-director namin, makakaya mo ba yung sapa? Namamanata lang po kami, hindi nagpapakamatay. Nung una talagang sinubok ako ng Panginoon. Biruin mo, dinaanan kami ng lahat. Kahit dumaan yung lahat dito, tuloy pa rin yung tradisyon namin. Yung pamilya ko, medyo naghihirap kami noon. Buti na lang, maraming benepisyon dumadating dito sa barangay namin. Sa pagtitiis ni Mang Ruben, nananampalataya siya na makakamtan din niya ang ginhawa para sa kanyang buong pamilya. Pagkabunot ko ng pako, yun, doon palang lalabas yung dugo. Nung nakita ko na yung dugo ko na talagang umagas na sa kamay ko, sa palad, parang nawala yung takot ko. Kasi yung panata ko talaga, totoo. Pero patapos na ang kanyang 9 na taong panata. Nang muling dumaan sa pagsubok si Mang Ruben, nag-agaw buhay naman ang kanyang anak na babae. At nalagay din sa panganib ang sanggol na nasa sinapupunan. Sabi nung doon ko nung nakausap ko, wala na akong pag-asa. Hindi ko matiis na tingnan yung anak ko na nakahiga sa kama ng ospital na nag-aagaw buhay. Nung nagdasal na ako, narinig ng Panginoon yung dasal natin. No? Nadadagdagan ko pa ng 9 na taon yung panata ko, mabuhay lang yung anak ko. Wala mang 5 minuto, pinatawag ako. Yung isipin mo na ako. Pati nga yung mga doktor, paano nangyari yung sabi niya. Samantalang kitang-kita naman sa aparato nila, no? Talagang hindi na makakaya ng anak ko. Hindi
pa natatapos ang kanyang 9 na taong panata, dumating ang pangatlong pagsubok. Bigla na lang tinubuan ng bukol sa muka ang kanyang asawa. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro. Basta tumubo lang po yun. Lumalaki lang. Hindi nagreklamo sa panibagong kalbaryo sa buhay si Mang Ruben. 9 na taon ulit ang pangako niyang pagpapasan at pagpapapako sa krus. Gumaling lang ang kanyang mahal na misis. At makalipas lang ang isang buwan, tila dininig na ng Diyos ang kanyang taimtim na panalangin. Nawala lang. Hindi ko na pinagamot. Tuloy-tuloy ang panata at pasasalamat ni Mang Ruben sa Panginoon, kaya siya nagpepenitensya. Hindi lang para sa kalusugan ng kanyang pamilya, nagpapasalamat din si Mang Ruben at ang kanyang misis sa mga biyaya na kaloob ng langit. Hindi na sila nagigipit sa ngayon dahil may sarili na silang kabuhayan. Nung una po akong nagpapako, yung mga blessings ay mahirap. Ilang taon hindi natutupan. Eh, nung nagpasan na ako ng krus at gumanap na bilang Kristo, ayun, dumami na yung trabaho ko. Ako na yung kumontrata. Hanggang sa dumami ng dumami, pabili na rin ako ng lupa. Napatayo na ng bahay. Talagang dapat yung panata mo, nasa puso lang talaga dapat. Nagkaroon kami ng sasakyan. Marami na po binigay na biyaya sa amin. Maraming pagsubok. Pero nakakayanan po namin. Kahit senior citizen na siya, hindi niya iniinda ang bigat ng krus at pagpapapako. Hanggat kaya raw niya, gagawin pa rin niya. May opinyon naman ang simbahang Katoliko tungkol sa brutal na pagpapahirap sa sarili para pagsisihan ang mga kasalanan o humingi ng himala sa Panginoon. Love should be something that is within. So if that thing they do, if that flagellation does not reflect the love that they should give to others, then why do it? We, our bodies are temples of the Holy Spirit. So whenever we hurt our body, we hurt the Spirit in us. And probably if that does not connect us, then I think we should stop. Ang danger doon sa mga nagpapapako sa krus ay baka nagiging ito lang ay isang nagiging show. You know, nagiging tourist attraction, which is hindi iyon ang intensyon ng simbahan. Kaya dinidiscourage ito. Mas mahalaga ang pagkukumpisal o pag-amis sa ating mga kasalanan at upang tayo mapatawad sa ating mga nagawang kasalanan kaysa sa magpapapako tayo sa krus, sasaktan na natin sarili natin. Sa pagpapapako ni Mang Ruben, nakatulong din siya sa kanyang kabarangay. Mula nang dumagsa ang libo-libong turista sa kanilang maliit na barangay. Halos 15 to 20,000 po ang dumadayo dito sa barangay namin. Masasabi ko pong mabless itong barangay namin. Yung mga establishment dumami, mga halimbawa yung mga daan, talagang nasa mentuhan. Umunlad na po itong barangay namin. Pero hindi raw negosyo ang pananampalataya. Sa tunay na buhay, sinusunod daw ni Mang Ruben ang 10 utos ng Diyos. Pero aminado rin siya, pagkat tao lang, hindi siya perpekto. Alam nating dalhin kung paano yun. Kasi iniingatan ko yung image ko bilang Kristo. Ayaw kong mawala yung pananampalataya ng aking mga kabalanggay.
62 years old na ngayon si Mang Ruben. Kahit sabihin pang malakas pa, rumurupok na rin ang buto habang tumatanda ang tao. Pinakikiramdaman ko na yung ano, yung katawan ko, kung makakaya pa yung bigat ng krus. Yung sakit makakaya ko eh, paano yung bigat ng krus? Yung paglalakad ng 2 kilometro. Hindi ko nakikita na mamamatay ako sa krus. Kontento na at masaya na si Mang Ruben sa kanyang buhay dahil sa kanyang pananampalataya at ramdam niyang malapit siya sa Diyos. Pag namamanata, hindi lang sarili kong pinagpapanata ko, hindi lang yung mga pamilya ko, buong mundo na. Nagpapasalamat ako sa Poong May Kapal dahil taon-taon nakakaraos kami na walang nangyayaring kahit na anong aksidente dahil na sa mga nagpapapako sa krus. Yun ay kalooban ng Diyos. Sa darating na mahal na araw, ang kabanata sa huling pagpapapako sa krus ni Mang Ruben, makukumpleto na niya ang halos 3 dekada ng penitensya at pananampalataya sa dakilang lumikha ng langit at lupa ay matatapos na. Kaya ang tanong na dapat abangan, sino nga ba ang papalit sa kanyang pwesto para ipapako sa krus tuwing Biyernes Santo? The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na 3 ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All 3 actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, 2 ang laman. 2 ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako soap.